Hey guys! Welcome to Giant Zaf. And for today's video, isa-share ko ngayon kung ano yung laman ng aking hospital bag nung nanganak ako. So stay tuned and let's get started! Since nanganak na ako and yung sister ko, 37 weeks na siya, inaantay niya na lang yung day na panganganak niya. Kaya naman naisip kong i-share sa inyo kung ano yung laman ng hospital bag ko nung nanganak ako. 1 month before ako manganak, prinepare ko na yung hospital bag ko at yung kailangan ni baby para just in case mas maagang lumabas si baby, naka-prepare na lahat yung kailangan namin. So yung mga dinala ko, mga basic needs lang kasi usually pag normal delivery, mga 1 to 2 days lang. Like ako, nung nanganak ako, yung panganay 1 day lang sa hospital and si Zaf, 2 days kami sa hospital noon. So ang mga dinala ko lang, first yung dalawang duster, ito. Ayan. Mga tube lang siya para easy access para kay baby kasi breastfeeding kami ni baby. Tapos yung top niya, inatungan ko na lang siya ng nursing blouses. Ayan, para pag nagpa-breastfeed kay baby, madali lang din. Tapos isang wrap-around na dress, ginamit ko nung pa-uwi. Plus yung maternity pants, yung may garter dito sa side niya. And isang cardigan lang, ginamit ko rin to pa-uwi. Ayan, tapos mga underwear and yung maternity shorts. Ayan, kasi paglabas ni baby, hindi pa naman agad-agad lilit yung tiyan natin, kaya kailangan pa rin natin gumamit ng mga maternity dresses muna habang hindi pa lumiliit yung tiyan natin. Dalawang nursing bra, ganito siya. Yan, para easy access din kay baby. Dalawang bonnet. And syempre, kailangan magdala ng towel. Towel sa mukha. Ito mga optional lang naman kasi ako na nagdala ko ng dalawang pillow and dalawang blanket para sa bantay. Para sa akin, saka para sa bantay ko. Next, binder. Ito kailangan talaga tong binder para mabilis lumit yung tiyan natin. Bumili na ako ng dalawa kasi ang akala ko noon masi-CS talaga ako kasi originally yun yung birthing plan namin ng OB ko. Pero since normal delivery naman, ito lang yung nagamit ko. Next, yung adult diaper. Kailangan ito after mo manganak. Meron din naman sa hospital kaya lang ina-add nila sa bill mo kaya mas okay magdala ka na lang ng sarili mong adult diaper. Nagdala din ako ng mga toiletries namin, mga sabon, toothbrush, mouthwash, toothpaste, cotton buds, tsaka yung facial cleanser ko, lotion. And syempre pinaka-importante, kailangan din ng alcohol. Nagdala din ako ng tissue, feminine wash, at saka importante din yung mga documents na kakailanganin ni baby. Yung mga IDs ko sa PhilHealth and mga ballpen para naka-prepare na pag kailangan. Dala din ako ng one pair lang na damit ni hubby kasi malapit lang naman sa amin yung ospital, nakaka-uwi naman siya. So one pair lang din yung dinala ko para sa kanya. And huwag din kakalimutan yung slippers kasi kailangan natin yan lalo na pag nasa room na tayo. And last, itong hand carry ko lang na bag. Yan. So ang laman lang niya, una dito sa likod, mirror and ball pen. Tapos sa loob, ito lang. Ay, hindi maka. Ayan, ganyan lang yung laman niya. So ito, lagi-lagi kong dala ito kasi multi-purpose siya. Marami siyang gamit. Pwedeng blanket, pwedeng breastfeeding cover. Pwede rin ilagay sa... Pwede rin ganito. Kaya laging dala-dala ko itong malong na to. And yan lang. Ito sa bulsa niya, nakalagay lang dyan yung panyo ko. Tsaka yung pantali ng buhok. Ito, portable electric fan. Ito talaga yung
lagi kong dinadala. May tatlong speed siya. Yung pinakamahina, maabot kasi ng 20 hours. Yung pinakamalakas naman, 8 hours. And patagal na sa akin to. Halagay lang sa bag ko. Ayan. Pag nalobat naman, may pa ako ditong extra. Suklay. Coin purse. Wallet. Ito lang yung wallet ko. Ayan. Ang laman lang niya, cash and mga IDs. Tapos may another pouch. Ang laman lang nito, ayan, konti lang. Alcohol, press powder, eye pencil, lipstick, tsaka sunscreen. Yun lang. Cologne. Tapos meron din akong mga lucky charm. Binigay ng ate ko tsaka mama ko na mga pampaswerte and prayer book. Yan, lagi-lagi kong dala yan. And tissue. Tsaka mga konting resibo lang. Yung hospital bag naman ni baby sa next video na lang kasi masyado nang mahaba ito. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. And that's it mga moms for today's vlog. I hope may natutunan kayo dito sa video na to, lalo na sa mga first time mom and soon to be mom. Sana nagustuhan nyo tong video na to, and if you did, please like this video. At sa mga first time pa lang ako mapanood, please do subscribe to my channel, Jay and Zaf. And hit the bell button to get notified para sa mga future uploads namin. Once again, this is Mommy LA. See you next time. Bye!